every nook and corner, talagang nasa ano na yan, nasa dugo na yan ni Pastor na dapat i-maintain ang cleanliness. Kasi doon nga sumusunod, nagfo-follow yung mga blessings galing sa ating Ama. So the same also, He will apply because knowing that principle that again, a dirty environment will only invite criminality. Kaya ang NCNC will also solve our problem about marumi and kumbaga basura. So it will also resolve that problem. He will go to the farthest barangay just to teach them about loving our country, taking care of our country, and also every other day, talagang mag-national speech siya. He has this platform, yes, SMNI, para i-share also sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang yung secrets, how he did it in the kingdom of Jesus Christ. That is, again, his micro project, and now he will apply it to the Philippines. Naisip din to ni Pastor, ha? Gagawa din siya. He will also propose a bill called NCNC. May National Commission for Cleanliness, National Commission for National Cleanliness. NCNC. Ito, National Cleanliness Drive ang gagawin ni Pastor. So lahat ng mga jobless na mga Filipino workers, Filipinos, ang gagawin is, sige, dito kayo. You will maintain the cleanliness from north to south. Talagang mag-maintain. Kasi nga, di ba, we are already showcasing the very beautiful Philippines all over the world. So, ang mag-maintain niya, lahat ng jobless na ano, so, ma-hire na sila at ma-maintain pa ang kagandahan at kalinisan. Kasi sabi ni Pastor, a dirty environment will only invite criminality. So, kaya, aside sa naisip na yung modernization, naisip na yung economic impact, at naisip din ni Pastor, yung, syempre, every nook and corner ng Pilipinas dapat malinis. And again, balik tayo, may exhibit A si Pastor. Nagawa niya po yan sa The Kingdom of Jesus Christ. Every nook and corner, talagang nasa ano na yan, nasa dugo na yan ni Pastor na dapat i-maintain ang cleanliness. Kasi doon nga sumusunod, nagpa-follow yung mga blessings galing sa ating Ama. So the same also, he will apply because knowing that principle that again, a dirty environment will only invite criminality. Kaya ang NCNC will also solve our problem about marumi and kumbaga basura. So it will also resolve that problem. And eventually, Attorney Kay, parang nakikita ko na yung gustong mangyari ni Pastor. Kasi kapag, di ba, yun yung palaging pinopromote ni Pastor sa Kingdom of Jesus Christ, na kapag malinis yung environment, automatically, yung tao na nandun sa environment na yun, automatically, magiging malinis yung mind, yung heart niya. And then eventually, yung mga tao dun, parang nawawala na yung mga krimen. Yes. Yan yung parang na-visualize ni Pastor na gusto niyang mangyari dito sa Pilipinas na makakatulong talaga para umunlad yung bansa natin. Oo, that's true. Kaya nga, ang gusto talaga i-change ni Pastor is not just the modernization, no, of the transportation and also the infrastructure. Lalong-lalo na yung mindset, yan, yung Filipino mentality. Mm. Dapat gone are the days na tinatawag tayong Indios, slavish. But instead, he wants us to have that first world mentality na always thinking about the best interest for this country. So yun ang always talaga ituturo. Yun nga, like I've said before in this interview, kumbaga, he will really take time to impute that wisdom to every Filipino citizen. He will go to the farthest barangay just to teach them about loving our country, taking care of our country, and also every other day, talagang national speech siya. He has this platform, yes, SMNI, para i-share also sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang yung secrets, how he did it in the kingdom of Jesus Christ. That is, again, his micro project, and now he will apply it to the Philippines. Alam mo, Attorney Kay, ito, based on experience, kasi meron tayong mga kaibigan, mga kababayan, na pumupunta sa Prayer Mountain, yes, pumupunta sa Glory Mountain. That's the Exhibit A of our beloved, yes, pastor. And nakita natin kung gaano kalinis ang lugar. Yes. And then, something they will feel na parang there's calming effect, there's peace of mind, yes, na kumbaga nare-relax yung mga tao. And imagine if yan yung nakikita
ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Correct. Sabi nga, di ba, every time yung may magbibisita sa Kingdom Compound, sa Prayer Mountain, Glory Mountain, pwede pala? Ba? Kaya pala? So, yun nga, it takes a leader. The success or failure of an organization depends on the leader. Kung ang leader kasi may ganyang utak, and then everyone will just follow. The same also with the Kingdom of Jesus Christ. Kasi si Pastor always, excellence is a norm. Okay? Kasi if you have not done it excellently, you have done nothing. Ganun po yung turo ni Pastor. And again, most of the members of the Kingdom of Jesus Christ, hindi niya, kumbaga, mayayaman. Hindi ganyan sa mga very rich family, sa well-off family, or may maraming degree, doctorate, economics ka, anong degree dyan. Yun lang, naturuan lang talaga ni Pastor, mentality shift, first world mentality, and also having that ownership mentality, knowing na amin to, alagaan ko to. So ganun po ang pagturo ni Pastor, lalo na sa kanyang mga subordinate.